Yo, what up mga Paulo Cordova ng Team LA to Manila Bay mga kapatid. Kapusta kayo dyan? Sana sa mabuti kayong alagayan mga kapatid. So yung episode na to mga kapatid, pupunta tayo kay P4O Paulo Tarangco mga kapatid, P408 sa Instagram. Yan sa mga solid na vintage collectors dito sa Amerika, sa mga mentor natin, sa mga OG natin pagdating sa vintage mga kapatid. Yo, may mga nakuha siyang mga laruan guys. Yun yung mga laruan nung kabataan natin, yung mga kabataan ko. So gusto kong uling makita, gusto kong bumalik ulit sa pagkabata mga kapatid. Sino sasama? So ngayon mga guys, pupuntahan natin kahit papakita ko sa inyo yung mga solid na nakuha niyang laruan. Talagang magbibigay ng alam mo yun, ng nostalgia mga kapatid. Sobrang nostalgic ang mga, alam mo yun, mga laruan na yun, na talagang yun yung mga pinapangarap natin ng mga kabataan days natin mga kapatid. So, tara samahan niyo ako, mga pupunta kay Lapi. Iyan ko na rin, singit ko na rin ito, maraming salamat sa lahat na sumusuporta sa mga bumibili na aming merch. Mga kapatid, abangan nyo guys, magkakaroon na ng LA, ready na, maliluluto na pala. www.latomanilabay.com mga kapatid. So, abangan nyo yun, napaka-solid ng mga ilalabas namin mga merch, napaka-solid ng mga lalagay namin, mga vintage na hanap namin doon. Lahat ng mga nabipick namin, ilalagay din namin doon. So, andun din yung mga clothing line ng mga, andun mga kasama ko ng Vintage Plugs, Topshop Clothing Brand, Tox Custom Print, andun din ang D-Boy mga kapatid. So, iba-iba, halo-halo yung mga lalagyan. So, lahat ng mga ano, kasha tayo doon, pag-kashayin natin. So, para mas madali ang ating pagbenta ng mga items. Again, guys, maraming salamat. Sobrang salamat po sa inyo lahat. Yun, so, sa mga gusto namang bumili na kahit wala pang yung website namin na niluluto, punta lang kayo sa page namin sa Facebook, LA to Manila Bay, LA to Manila Bay lang. So makikita nyo doon yung mga live selling ng mga kasama natin team sa Pilipinas. Andun din yung mga binibenta natin yung mga merch. So just in case, may mga gusto kayo, may mga gustuhan kayo, parang ganito. Sa mga solid, mga bago namin lalabas ito, prototype pa lang to. Yan, so balot mga kapatid, Mighty Balot. So inuha natin yung spark sa Mighty Ducks colorway, Mighty Ducks na logo. So Balot mga kapatid, Mighty Balot, MB pa rin, Manila Bay, right? So yo mga kapatid, samahan nyo ako Ilapi. Magandang buhay mga kapatid, tara let's go. Tayo kay Ilapi, Paulo Cordova ng Team LA to Manila Bay. Kasama si P4, Paulo Tarangco ng P408 sa Instagram mga kapatid. So samahan nyo kami bumalik sa nakaraan mga kapatid. So ito yung mga laruan na nakuha ni P sa isang kolektor. Filipino rin yung Pino? Filipino yan, kapagana natin eh. Pagkakada rin nila P. So, high school? High school, kaklase ko yan. Kaklase niya nung high school mga kapatid. So, nakakuha si Pino mga... talagang sobrang gano'n. Nagano, yung tropa, nagretiro na. Uh-huh. So, ngayon, pinasa niya yung mga iba niyong collection na kabataan natin. So, instead of na baka magpunta pa sa iba, ako na lang mag-preserve. Yes. Siyempre. Ikaw na magtutuloy mag-marinate. Ako na ako magtuloy. Tutuloy i-marinate ni sa... may ma-marinate mo sa panahon mga kapatid. Yeah. So... Tara kayo mga kapatid, samahan nyo kaming silipin itong mga laruan. Balik tayo sa nakaraan mga kapatid. So P, saan natin sisimulan dyan P? Saan tayo magsisimula? Una-una dito sa family computer. Yung mga iba meron, yung iba wala. Fortunate kami, meron rin kami dati. Ito yung pinaka-una, 1986. Mm-hmm. Desktop pa. Dandyan na. Andyan lahat, pati yung goma mga kapatid. Andyan pa yung original na goma. Andyan pa. Malapit dito, Pi. Galing ano to? Galing Japan, yan. Japan, no? Yung pinakauna-una na... Nakapakastig. Ito yung gilid ng box. Dati natatandaan nyo, merong game na mga 1 to 300 games yata yun, di ba? Uh-huh. Tapos, nilalagay niya yan. Andiyan lahat. Mario, Galaga. Yung iba naman, ginawa nila, naglagay sila, yung parang game na, no? Tapos may joystick na. Pero family computer sa loob noon. Yung arcade na system. Yeah. Yan yung inihipan eh, no? Yan yung inihipan yung ng mga... Pero ito medyo hindi ko pa masyado na-enjoy yan dahil medyo ano yan eh. Bata pa ako masyado. Tapos, syempre may kamahalan dati yan, P, no? Yeah. Di na, alam mo yun, yung mga kapitbahay nyo lang mayaman ang meron dati yan, mga kapatid. So, wala. May mga laruan to, P? May mga bala rin. Yeah. Uy, ito pala yung mga bala. Ito yung mga original na mga bala. Yung Pac-Man, P. Hinano, ha? Yung pinakauna na ano. Grabe naman. Dead stock to, P? Yeah, dead stock na ito. Kaling, mga kapatid. Ito pa yung isa. Ito yung original na Galaga. Namco, no? Yeah. Kumuha siya na lang gumawa ng Tekken. Ano ito? Galaga, mga kapatid. Yan, Galaga. Sabi nga ni Bugoy, naglalaro na ng Galaga. Tapos, may mga Game Boy rin siya na ano.
Metal Gear mga kapatid. Pero magkano naman ang value ngayon nitong ano na to, family computer? Yan siguro since it's desktop mga 300 bucks. 300 bucks so, mga yeah. Nasa 15,000 pesos siya mga kapatid. Ito mga balapi. The games they can go they're kind of like limited. For some people they're like priceless. Uh-huh. So, you know, somebody will willing to pay yep. you know, a good amount of money just to get the original one. Especially kung wala sila the na. First one from Japan, yep. you know. Not the US release. Ganun lipit naman ito mga kapatid. Pero wala ka masyadong alam sa mga games mga kapatid. Kung meron kayong mga ideas sa mga laro, share nyo rin sa comment yeah, yung mga alam nyo rin. Yeah, exactly mga kapatid. So next natin kung ano mga game na nilaro nyo dati sa family computer, di ba? Yup. So yung tropa, meron rin siya collection na Game Boy na tingnan nyo. Lahat meron na kompleto na accessory. May joystick na, may speaker pa. Mayroon pang, you know, magnifying glass na umiilaw. Yep. You know. Ito ngayon lang nakakita nito mga kapatid. Ewan kung talagang inosente ba ako, pero ngayon lang ako nakakita niyan. Yeah. Ito yung pinakaunahan na Game Boy. Ito yung pangalawa. Yung una, malaking konti. Tapos ito, maliit na konti. Tapos, ito naman, iba yung accessory niya, masyadong malaki na, you know. Masyadong malaki naman yan. Ito mga kapatid, ganda nito, sobrang solid. Ngayon lang nakakita nito, parang ginagamit sa hospital yan, mga kapatid. Yung yeah. mga ginagamit sa pang-ultrasound yata. Ngayon lang nakakita niya, mga kapatid. Magano'ng value naman ito, P? Magano'ng value ngayon ng mga ganyan? Like 200 bucks with all the accessory. 200 bucks? Yeah. Lahat na to? No, just this. This yeah. one, 200 bucks na yan. Yeah, okay. Just that one. Just one is 200 bucks. So 200 bucks. That one could be like at least 300-400 bucks. 300-400 bucks. Then stock ba yan, P? Yeah. Pwede ba natin P mabuksan? Hindi pa mabubuksan man natin yung Game Boy na yan. O nakasealed pa. So, di ba okay lang ba? Di ba masaila na yung box? Sige, ang box mga kapatid, importante rin yan. Oh, yeah. Di ba USB? I'm not sure. It looks like... Yeah, probably just taking it out. Yep. Yeah, I don't use it. Solid, but, no? Yeah. Tetris pa yung bala. Siyempre, wala kamatayan Tetris. Ito talaga isa sa mga greatest game of all time to, mga kapatid. Ito talaga isa sa mga solid na laro. Ngayon yung OG na laro talaga, mga kapatid. Brick game, naya namin yung brick game, P. Yeah. Di ba? Yun yung lolo nila. Yep, yun ang pinaka-lolo. Kumbaga saan, ito yung OG, mga kapatid. Di ba? Siguro hindi na may enjoy ng mga bata ngayon dahil ang, yung graphics, black and white lang. Pero yung mga ibang mga tatay, binabalik rin nila yung childhood nila dahil dati hindi natin pwedeng ma-afford. Pero ngayon, may trabaho na tayo, yeah. may kaya na. At least. Parang gusto nilang ibalik na, you know, at least ma-experience ng mga bata, you know. Yup. That's yung pakiramdam, no? Yeah. Next natin, mga kapatid, syempre, ito talaga ang pinaka siguro sa lahat na manakakuha nito yung unang pagbukas mo ng box na yan. Yeah. Noong iba, una, iba pinaparenta pa nga, di ba? Yeah, hindi na naabot ako dati. Yeah. At yung 10 bucks yata, 10 pesos dati. Isang oras. Yeah. Pero guys, so, unang-una lumabas to sa box ng balikbayan box na nakita ko nung dati sa amin. Doon ako yung, talaga yung yeah. pakiramdam na tao dyan, yung pakiramdam na yung alam mo yung nakakuha mo nilaro yeah. at talaga saya sobra at ang malamit pa rito syempre buong, usually yung buong barangay na yan yeah. alam nila kung sino may PS1 yeah. eh syempre makakalaro mo pilaro tayo PS1 diba tas hindi mo na kailangan magbayad ng 10 pesos yeah, pero ang deal naman namin ito dati kaya naman ako nakakuha ng ganyan is kailangan ko mag-aral maigi. Yeah. Kailangan mataas ang grades ko so, hindi lang basta-basta bibigay sa'yo yeah, sobrang so yun nakuha ako ito dati pinaghirapan ko umapit dahil nag-aral ako maigi. So, yun ang mga advice sa mga bata. Totoo yun, walang biro yun. Pinsan ko yun dito sa Amerika, nagbigay sa akin yan. Sabi, kailangan mataas yung grades mo, kailangan nasa honor ka. Talagang ginawa ko, nag-aral ako maigi para makuha ko yung mapa. Mapasa kamay ko itong PlayStation 1 na to. PS1. Talaga nag-goosebumps ako dito, P. Kasi may malaki ang ano sa akin ito eh. Dahil nga, ano kabataan ko. Parang, so, nung lumabas ito, diba? Malaking konti. Mas malaki. Tapos a few years later, ginawa nila maliit naman. Maliit naman. Yeah, uh-huh. Pero PlayStation 1. Pero ilan ba buksan natin? Naka-sealed ba 'to? Okay lang ba para makita lang natin. So lang makita yung pagkakabukas ulit niyan. Ah, hindi, ayos na. Okay. Syempre, yung analog na 'yan. Baka 'to bago. Dandan dito lot. Doon pa selyado eh. 'Di ba maselan? 'Di ba pag masela, wag na. Baka masira naman kasi. Yep. Ayun pa yung manual. Yup. Aha. Uh-huh. Yes. Sobrang solid mga kapatid. Kompleto lahat. Kung ano yung lumabas dati, nung nakuha mo. Ito na yung ano. Pero yung unang labas yan, P, wala pa atang analog eh. Yung unang-unang labas yata is hindi pa yung analog, yung dual shock. Yung unang lumabas ito, hindi yung dual shock. So alam ko, wala pang ganito yung dati. Yung unang-unang lumabas. Pero napaka-solid. Ang problema naman yan, P, nung dumating sa amin sa Pilipinas yan, ang nangyari,
hindi mo agad malalaro. Yeah. Kasi alam mo kung bakit? Kailangan mo na siyang ipa-convert. Oh, hindi ano. Kailangan original yung bala mo. So para mo siya, para mo siya i-jailbreak dati. Na para makagawa, makagamit ka ng peke na CD na nabibili namin dati sa kung naaalala niyo sa Las Piñas. Meron kami pinagbibilan doon dati, mga kapatid. Sa Las Piñas bumibili kami ng sa may ano yun, sa Metro Mall. Kung di ko nagkakamali. Tawag ko nandun pa yun. Sa may parang Uniwide, sa may yung papunta ng South Mall. So yun yung mga na ano namin, mas naalala ko lang yung mga kabataan, tapos doon kami bumibili ng mga bala. I think 40 pesos yata bala ng dati. Pero peke yun. Pero dati, original. Pinaparenta rin ba? Oo, meron niya. Ah, CD? Hindi. Hindi. Ang ano lang, maglalaro ka lang. Parang nasa computer shop ka lang. Tapos talaro ka lang. Tapos ang favorite yung game mo dati, NBA Live 99. Ang malapit pa rin, pag original ang CD mo dati, kulay itim daw yung likod. Oh, yung ano yun. Itim may black. Yung itim, parang tatatandaan ko, those came in later. Yeah. Yeah, nauna yung mga regular ano. Ito naman yung maliit. Yan. Yup. Hindi na to dead stock. Hindi naman siguro. Yeah, pero astig pa rin. At least, alam mo yun. Magkano yung mga value ngayon ng PlayStation man? Pag dead stock kaya, magkano kaya value? Alam ko, mahal ang dead stock value. Mahal yan, yeah. Oh. Well, maybe 200-300 bucks. Yeah. 200-300 bucks. Pero yung mga gato, like at least 100 bucks. Mm-hmm. Yeah. Okay. Ganun na lang ang value niya. Pero, di ba? Pero at least may kasama ng box na karamihan, walang ano. Walang box, no? Walang, yeah. Kasi talaga, excited ng mga bata mag-box dati, sinisira na lang yung box, eh. Yeah, yung mga iba, parang at least pag-display nila. Yeah. Ganda. Tapos may baril pa kumare sa, you know, sa Time Crisis, yung, yeah. PS1 niya, mga kapatid, ha? Time Crisis Namco. Diba? Ito naman sa para sa PlayStation din. PlayStation din, yeah. Iba siguro ng game. Ito naman na original na game for like Final Fantasy. So, yung game natin sa ating family computer, I believe. Yeah. Damn, Final Fantasy nga, no? Ito yung pinakauna-una. Ito naman, released sa Japan lang. Hindi mo makukuha yan, you know, anywhere else. These are like the first ones. Kapit naman. Anong game to, P? Final Fantasy 2. Final Fantasy din yan? Yeah. Sobrang solid naman. Damn. Ito may isa na naman baril, pero sa Gun Survivor, like Dino Crisis. Ano yung may kasama ng laruan to? I think the game is in there. Okay. Yeah, with the gun. Yeah. Okay. Tapos, pagkatapos ng PS1, siyempre, may PS2 naman. Eto sa PS2, medyo grumaduate na ako sa game. Medyo na ako niyan, tumatambay na ako ng bilyara niya, kaya medyo tumigil na ako sa paglaro ng ano. Mas pinili kong lumabas ng bahay, pare. Yung iba nagkulong? Oo. Yung mga iba dito, yung mga nag-enjoy dito masyado, yan yung mga nagkulong sa kwarto. Wala namang masama, sila yung mga naging gamer. Ako naman pagtapos nito, medyo nagbinata tayo at yung PS2 lumabas, medyo umiwalay na ako dyan. So, speaking of gamer, lumabas na ako sa bahay. As far as gamer, ito yung holy grail ng, you know, as far as gaming. Itong test na nakalagay sa PlayStation 2. Patayin mo nga, P. Patayin mo, P. Salamat. Yan. Parang panaga, ano eh. Yan. Ayun. Parang makita. Yan. Test, mga kapatid. Nakikita niyo yung test yung nakalagay dyan, mga kapatid, ha? Sa isa naman. The regular lang na PS2 ito lumabas. Yan yung pinagkaiba, mga kapatid. Ang ibig sabihin, ito yung pinakauna-unahan na module na may, tawag dito, may hard drive na nakalagay na capability na is too advanced na bago pa dito. Mm-hmm. Marami itong mga, you know, tawag dito, like specific na kumare, pwede ka na magplay ng mga Blu-ray na disc, you know, the international game would work, nababasa niya. Yep. Pero ito lumabas sa ano, US hindi. So ito yung pinaka lahat ng mga gamer, you have to have it for your collection. Napakalupit, mga kapatid. Yung pinagkaiba niya, pwede ka maglagay ng internet dito, you know? Yeah, pwede rin, yeah. Yan na. So, it's more advanced bago lumabas. So, nakita niyo guys, test yung nakalagay. So, P, magkano ang value nitong test na to? This one ranges from $1,000 to like $3,000. But, you know, depende sa condition, no? Yeah. It depends what's the in here. I haven't really, you know what I mean, opened it up and then test it out. Makikita mo rin as soon as you plug it in. You know, see what kind of thing that you know kung ano yung magagawa niya. Mm-hmm. Yeah, doon mo lang malalaman. Yeah. So, it could have been marami pa sigurong nakalagay diyan na, you know what I mean? Yep. The only way for you to find out is buksan. Yeah. I mean, yung plug-in mo tapos makikita mo. Plug-in, yeah, sana pala meron pala tayong TV diyan. No? Yeah. Alam mo pala maghanda ng TV na yung luma. Pero meron na rin siguro mga converter na ma-convert mo yung you know, flat screen wire to like the HDMI, yung gagana na sa pero suggestion ko pare, mas masarap laruin doon sa malaking TV, yung mataba. Kahit maliit lang. Pero dati black and white yung ano namin. Yung pala, we still, yung pala pina-next mo kailangan, yung
yung nakikita ko sa mga event din, yung may mga TV sila na mga mga vintage na TV na pang game. Yung maliit lang, tinong maliit lang, maliit lang, yeah, maliit lang. Maghanap rin tayo niyan. Oh, yun ang pateterno mo ngayon diyan, men. So, tapos, pagkatapos ng PlayStation 2, eto yung mga PlayStation 2, lumabas yung PlayStation slim, 2, na slim naman. Oo, oh, slim din talaga. Meron talaga, meron lagi siya naglalabas na, kumbaga sa iPhone, merong yung malaki na iPhone, yung isang maliit. Di ba? So, parang over the years, nag-evolved. So, may PS3 rin, tapos may PSP rin. Yeah, by generation, no? By generation talaga. Meron na siya, ano, obviously, PS3, PS4, PS5 na yata. Yeah, for sure, pero hindi naman masyado, dahil magbibigil pa sa market. Pero ito, mga patid, ito yung pang PS4 na yan. Tapos, tsaka meron siyang mga collection niya. I don't know if you guys follow me on Instagram, P408. May pinost ako na yung mga collection ng tropa. Tingnan nyo rin para makita nyo. Ito yung at least, he let me take home a little bit of it para sa shop. Makikita nyo yung mga collection niya, kakaiba. Napaka solid. Iron Man, mga kapatid. Iron Man, yeah. Napaka ganda, napaka solid. Ganda. Ito ba yung pag nilalagay mo sa ulo, gumagalaw, P? Hindi. This one is kind of like a speaker. Okay. May Bluetooth pa. Okay. Yeah. Yep. Kailangan natin charge. Tapos solid, yung uno na Iron Man, half size na Iron Man. Umiilaw pa yan. Napakaganda, mga kapatid. Ganda, mga kapatid. Actually, nung lumabas yung PS1 talaga dati, usong-uso yan kahit sa mga, ano, sa kahit sa mga kanto-kanto, may mga papa-arke lang. 10 bucks, kailangan mo talaga. Isang oras. Misa ka, nagkakat nga kami dati eh. Para maglaro lang. Diba? Tapos, ganda, magandang ano yun. Naalala ko dati, naalala ko yung ano, mga games, Tekken 3, yan ang mga ano eh. Ano ka naman kami, yung mga Marvel versus Crash Capcom, Bandicoot. Yung mga ganun yun. Kaya may totoo Crash Bandicoot dito, mga kapatid. Oh, Crash, meron ba? Yeah, Crash Bandicoot. Yung ano, yun oh. Kaya may totoo itong Crash Bandicoot, mga kapatid, yan. May totoo tayo, nagpatotoo tayo ng Crash Bandicoot. Ay, talaga sobrang na-addict ako sa Crash Bandicoot dati. Burubuga! Yung mga ano yun, pare, yung mga vintage shirts, mamahal mo yan, mga 300, 500. Yup, mga Crash Bandicoot na, no? Hindi, mga ano yun. Mama, may mga value, kasi talaga yun yung mga parang best games talaga dati. Pero yun nga, sa PS1 lang ako, di na ako nag PS2, di na ako nag PS3, di na ako nag PS4, sa mga anak ko na lang. Pero PS1 talaga yun ang huli. Kasi doon naman talaga na nag-decide talaga ako na lumabas ako ng bahay. Kasi kung di ako lumabas ng bahay, baka hindi ako nagaganto ngayon. Pero, ano, parang magandang dating rin doon, ah. Mare sa design, diba? Oh. Si Crash. Crash Bandicoot, no? The next design. Maapol din tayo yan. Maganda, maganda yung Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. War! Sony Computer Entertainment America presents... Alala ko yung mga kanda nun. Maganda, maganda, maganda. Bumalik tayo sa naraan. Nakita na naman, alam mo na, sarap. Sarap ng ganito talaga. Maganda yung mga gantong experience. Ito rin galing sana sa arcade, sa taas ng arcade. Mm-hmm. So, kailangan gagawin ko, maglalagay ko parang ilaw sa likod. Para na dito. Mag-reflect siya, no? Yung ano niya. Umangat. Apaka-solid, mga kapatid. So, abangan nyo nga, guys, ulit. Malapit na matapos. www.elitomanilabay.com. Maglalagay din si Phil ng mga pambenta niya doon. Maglalagay. So, lahat ng mga, ano natin, para siyang isang malaking garage. Lahat na nagre-request na hindi ako mapag-ship sa Pilipinas, gumagawa kami ng paraan. Yeah. Malapit na. Malapit na. Tingin nyo lang. So, ano kami, parang si P, pag siya naman yung gumagawa dito ng lahat ng mga seller sama-sama dito sa garahe niya. Ako naman ang nasa isip ko rin, pagtulong din sa ibang mga seller na yung market ko, ma-share ko rin sa iba. Nasisimula din na yung mga nabibenta. Lalagay ko doon na yung kanya-kanyang profile kung yung mga binibenta nila. So magandang ano yun. So parang doon din nasa isip ko, hindi ko rin susuluhin lahat ng mga kasama natin sa gantong laro. Is kasama doon. So at least yung mga nabipick namin, yung mga nabipick namin mga laruan, nabipick namin mga kung ano-ano mga burloloy sa flea market. Lahat na nandun. So, supportahan nyo kami mga kapatid. Maraming salamat din sa mga nakasuporta, P. Dami. Yeah, maraming salamat. Thank you. Salamat. So yun mga kapatid, tatapusin na natin itong ano na to, episode na to. Sana nag-enjoy kayo yung episode na to. Sana nakabalik kayo ulit sa nakaraan. So, P, laruan. Mga laruan, bumalik sa nakaraan. So, ganun lang mga kapatid. Isang day na naman dito. Isang day na kumisan, video game nakuha namin, kumisan mga laruan, kumisan, iba-iba rin. Iba-iba. Yung parang hindi kami nagsasettle na isa lang ginagawa namin dahil hindi ka lalaki. Unless na yun talaga yung line mo, kailangan yung ginagawa mo, diba? Yun mga kapatid. So paano? Paolo Cordova ng Team LA to Maylabay. Kasama ko si P4, Paolo Taramo. P408 sa Instagram ha po. Kinukalimutan i-follow. Peace out.